Ikalawa ng Pebrero, Sabado, ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating na ang araw ng paglilinis nila ayon sa batas ni Moises, dinala ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus sa Jerusalem para iharap sa Panginoon. Tulad ng nasusulat sa batas ng Panginoon, lahat ng panganay na lalaki ay ituturing na banal para sa Panginoon. Ngayon, sa Jerusalem ay may isang taong nagngangalang Simeon, totoong matuwid at makadiyos ang taong iyon. Hinihintay niya ang pagpapaginhawa ng Panginoon sa Israel at sumasa kanyang Espiritu Santo. Ipinaalam naman sa kanya ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Kaya pumunta siya ngayon sa templo sa pagtutulak ng Espiritu nang dalhin ng mga magulang ang batang si Jesus para tuparin ang kaugaliang naayon sa batas tungkol sa kanya. Kinalong siya ni Simeon sa kanyang mga braso at pinuri ang Diyos at sinabi, "Mapayayaan mo na ang iyong utusan, Panginoon, nang may kapayapaan ayon na rin sa iyong wika, pagkat nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo sa paningin ng lahat ng bansa, ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel." Nagtataka ang ama at ina ng bata sa mga sinabi tungkol sa kanya. Pinagpala naman sila ni Simeon at sinabi kay Mariyang ina ng bata, "Dahil sa kanya, babagsak o babangon ang mga Israelita at magiging tanda siya sa harap nila at kanilang sasalungatin. Kaya mahayag ang lihim na pag-iisip ng mga tao, ngunit paglalagusan naman ng isang punyal ang puso mo." May isang babaeng propeta, si Ana na anak ni Panuel na mula sa tribo ng Aser. Matandang-matanda na siya. Sa pag-akyat niya sa sandaling iyon, nagpuri rin siya sa Diyos at nagpahayag tungkol sa bata sa lahat ng naghihintay sa katubusan ng Jerusalem. Nang matupad na ang lahat ng ayon sa batas ng Panginoon, umuwi sila sa kanilang bayan, sa Nazaret, sa Galilea. Lumaki at lumakas ang bata. Napuspos siya ng karunungan at sumasa kanya ang kagandahang loob ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, dinala ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus sa Jerusalem para iharap sa Panginoon. Mula pa sa paglilihi kay Jesus, alam na ni Maria at Jose ang makadiyos niyang papel na gagampanan sa plano ng pagliligtas. Malinaw ang mensahe ng anghel kay Maria, "Maglilihi ang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki na tatawagin nila siyang Emmanuel, na ibig sabihin, nasa atin ang Diyos. At anak ng kataas-taasan, talagang ang walang katapusan ang kanyang paghahari." Ang ginawang paghahandog sa batang si Jesus sa templo ay tanda lamang ng pagsang-ayon ni na Maria at Jose sa kalooban at plano ng Diyos na gayon din ng pagpapahayag ng matibay nilang paniniwala na ipinagkatiwala lang sa kanila si Jesus at siya nga ay buong-buong nakalaan na para sa Diyos. Hindi sila magiging hadlang sa misyon ni Jesus, kundi magiging masigasig na tagapag-alaga, tagapagtanggol, tagapagturo at tagahubog ng batang si Jesus hanggang sa siya'y lumaki at may kakayahan ng mamayagpag sa kanyang misyon. Pagsasagawa, hindi tayo isinisilang sa mundo ng ganun-ganun lang. Bawat isa sa atin ay may tungkuling dapat gampanan bilang pagtulong natin sa Diyos sa patuloy niyang pangangasiwa sa buong sangnilikha. Huwag kalimutang galing ka sa Diyos at para ka sa Diyos.